Guys, dumating na yung ating Philking 1700, no? So, meron siyang markings, Philking your best choice. Ayan, so ito yung ating 1 kVA na gasoline generator. So, ngayon, wala na namang kuryente dito sa Mindoro, as usual. So, itetest natin itong ating generator na to para malaman natin kung kaya niya ring magpatakbo ng ating bahay, ano? So, ito nga pala yung kanyang kuya, ano? Yung ating 4200 ng Philking. Patay natin. So ito, napakadaling buhayin ito mga ka-best buys. Grabe, para ka lang nagbubuhay ng grass cutter. So una natin gagawin, i-choke muna natin siya. Okay, choke. And then, on natin yung gas. Ito, naka-on na siya. And then, ilahin natin yung ano niya, yung kanyang manual start. Manual start lang po kasi ito. Tingnan nyo kung gano'n siya kadali hilahin. Isang kamay ko po nagbibideo, tapos yung isa naghihila. Tingnan po natin kung mabubuhay. Wala na buhay na nga siya. Pag-test na natin. Ayan mga ka-best buy, so ugaliin natin na bago natin kabit yung ating house net o yung ating wire papunta sa bahay, patay muna natin lahat ng appliances para hindi masyadong mabigla yung generator. Mabigat kasi sa generator yung mga initial surge, kaya mas maganda unti-unti natin bubuhayin yung mga appliances para matansya din natin kung hanggang saan yung capacity na may bibigay ng generator para sa atin. So ayan, buhay na ang ating camera. And isurod naman natin yung ating TV. So ito ay 52 inches. Ito namang solar fan na to. Wala siyang charge kaya ayaw pang mabuhay. So i-charge muna natin siya. Buhayin na rin siguro natin yung fan na to. At syempre, yung pinakamalaga sa lahat yung wifi. I-check naman natin ngayon kung connected na yung TV. So YouTube tayo. At syempre, pambata. Kasi pambata yung mga audience natin eh. Okay? So okay na. Okay, and check natin kung wala nga pong kuryente yan. Wala nga, nasa kanan yung ilaw. So ibig sabihin, reserve power lang yon. Isaksak na rin natin yung ref para matest natin kung kakayanin ba siya ng generator. So labas tayo. Check natin yung current na status ng generator. Okay. Tingnan natin, kunin natin yung amp meter para ma-check natin yung exact figure na binibigay ng ating generator. So napakadali lang ng paggamit ng ating amp meter, ano. So ika-clamp mo lang siya sa isang wire ng linya, and then yon, pagka-on mo, makikita mo na kagad kung ilang amp yung nagagamit natin. So ngayon, meron tayong reading na 2.32. Ang maximum capacity kasi ng generator na ito is 4.5 ampere sa 1 kilowatt. And 3.6 ampere naman para sa kanyang rated power. So yan, buhay na ang aircon. Buhay na rin yung ating TV. Silipin natin kung naka-generator pa rin tayo. Ayan, naka-generator pa rin tayo. So kapag nasa kanan yung ilaw, reserve power siya kaya generator siya. So buhay na rin ang wifi. Ito na rin yung electric fan, buhay na. Tapos ito pang isa, buhay na rin. And itong printer, buhay na rin natin. Napaka highly recommended po ito para sa mga may trabaho dyan sa online. Kasi kayang-kaya po nito yung computer, printer, wifi, electric fan, and mga lighting natin. So kung basic generator lang din naman ang kailangan ninyo, tapos mga basic appliances tulad nitong mga nasa video, so electric fan, ilaw, TV, computer, ref, oh, ito na pinaka the best na generator para sa inyo. So ngayon i-check po natin yung current na amperahe niya. So 2.14, malaki-laki pa rin yung kanyang allowance, ano? So 3.6 yung kanyang maximum. So ayos pa rin. Mas maganda kasi sa generator, kalahati lang talaga yung nagagamit natin na power. Kasi para kapag nagkaroon ng mga surges, o meron siyang naka-standby pa.
kaysa sa yung nakamaximize na kaagad yung ating generator into full potential niya. So, wala na siyang maibubuga pa kapag sakaling magkaroon ng surge yung mga appliances natin. So, ayan, nakita niyo pa yung mga loads na kaya ng ating generator na ito. So, sa ating trial na ito, ay nagkaroon tayo ng 9 to 10 hours sa ating 4.5 liters na gasoline. So, abangin niyo lang po yung susunod na videos natin. Gagamitin naman natin siya outdoor. At para sa inyong mga inquiries, ayan po. Bye-bye! Peace out!